What's up, guys? Ayan, at dinaanan ko lang itong place na ito. Naalala ko to nung bata ko. Na dito kami dati tumatambay at nagpipiknik, no? Kaya lang ang nakakalungkot, guys. Medyo hindi na ito pinapasyalan ngayon dahil nga sa pandemic, ano? Until now, hindi yata siya bukas, no? Wala akong nakikitang tao. But at least meron pa rin ako nakikita mga tables and chairs dito. Pero nga, sarado pa siya, no? At dyan, masarap kumain. Meron mga bike pa, ho. Pero guys, nung bata ako, no? Hindi pa ito ganito kaganda. So, wala pa siyang gate at bakod noon, ano? I don't know kung bukas siya ngayon, ano? Pero I think sarado yan dahil walang tao. Dito dati yung, ano, yung mga bike. Dyan nakapark noon. At ako kung gusto mong magbike, paikot dito, dyan nirentahan. Nakakalungkot lang dahil dati puno ito ng mga bikes. Small bikes, mountain bikes, and tatlong gulong na bike. Yung may sidecar. So yun, nakakalungkot lang dahil abandonado na siya. And ito yung Texas Instruments. Ayan. At dati nag-apply na ako dyan para magtrabaho, ano. At ang position ko is apprentice. Nagpasa ako ng resume and pinapapunta nila ako for interview. Diyan nagsasubmit ng resume. Mga panahon na naghahanap pa ako ng trabaho. Guys, nandito tayo sa Clark, Mabalacat, Pampanga. At gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga lugar na magagandang pasyalan ngayong panahon ng pandemic. But I really suggest na stay at home, di ba? Pero kung gusto nyo lang naman na tumambay, lalo na kung mayroon kayong sariling sasakyan, ipapakita ko sa inyo yung mga alam ko lamang, no? Ayan, ito yung isa sa pwede nyong pasyalan. But I guess sarado ulit ito dahil nga pandemic. Pero pag ito nagbukas, maganda rin dahil maluwang, hindi masyadong crowded. At may mga airplane pa na naka-display, ano? Dyan, nagtrabaho din ako dyan ng isang buwan sa Yokohama Tires Philippines. Isa ako sa mga empleyado niyan at tumagal lamang ng isang buwan dahil medyo mahirap ang trabaho natin dyan, ano. So yung amoy ng goma is na-immune naman ako kahit papano, pero yung bigat ng trabaho at yung obligasyon eh medyo mabigat, ano. Wala siyang time to lay low, talagang kailangan nakatutok pa sa machine, ano. So yun, nagtagal lang ako ng isang buwan dyan. Alright guys, nandito tayo ngayon sa favorite tambayan ko, pero hindi dun sa mismong may upuan, ano. So dito sa part na to, medyo dinidevelop nila ng konti at ginagawa nilang parang tourist attraction. At dati sarado tong kalsada na to, pero base sa nakikita nyo dun, ayan, pwede ka nang magmotor dyan sa loob nyan. Dati bawal eh. Hindi ko lang alam bakit pati dyan inalaw nila. So, base sa nakikita nyo, mukhang may nagpa-practice ng driving doon. Pero wala pa akong nakikita masyadong tao dito. At I guess siguro mamayang hapon marami na. So, kung nakikita nyo yung banda doon, may mga banderang ganyan. So, yan po ay parang track para sa bisikleta, no? Siguro magkakaroon ng bicycle rental dyan at dyan yung track nila. And hindi ko pa alam kung ano yung i-develop nila dito, pero mukhang meron silang balak itayo dito kasi medyo generous cut na nila yung banda dun. At base sa nakausap kong security guard na nag-manage dito or nagbabantay, pinopromote nila itong lugar na ito para pasyalan. Sa ngayon, no, kung naghanap kayo ng tambayan, pwede dito, lalo na kung may sasakyan kayo. At natatawa lang ako dahil parang medyo bad influence ako sa inyo ngayon dahil tinuturuan ko kayong tumambay. Pero meron kasing tinatawag na family day. So kapag family day, more on pamamasyal, picnic at family bonding, ano. So pwede dito. I think pagkatapos nyo mamasyal ng umaga, pagdating ng hapon, pwede kayong mamasyal dito or tumambay. At dito kayo kumain, no. At hindi lang pamilya, pati ang tropa. Guys, bukod dyan, bukod sa mga pwede nyong tambayan, nais kong ipakita sa inyo itong ating bagong helmet ngayon na Spider Raccoon 2 full carbon fiber, ano? So ang ipinagmamalaki po ng Spider Philippines ay ito po ang pinakamurang carbon fiber na helmet sa buong Pilipinas. Ang presyo po nito is
8,995 pesos. Okay, may singit ko lang sa vlog. Ang kinagandahan naman ng carbon fiber, bukod sa napakakunat ng shell niya, eh napakagaan, ano, ang gaan sa ulo, ang sarap isuot, at feeling mo wala kang suot na helmet, ano, which is good naman, lalo na sa mga nakadapang motor, no? Yung mga naka-sports bike dyan, ayaw natin nabibigatan yung batok natin dahil sa bigat ng helmet, ano. So bukod pa dyan, no, kung kukumpara mo ito sa Recon 2 na ordinary, na hindi carbon fiber, eh ito pong carbon fiber edition ng Recon 2 ay double D-ring na ang kanyang lock. But siyempre, hindi porket in-sponsor tayo ng ganitong helmet, eh puro good ang sasabihin ko dito. Sana nanonood yung Spider Philippines or kung sino man yung in-charge sa pagdidisenyo ng ganitong klaseng helmet, ano. So unahin natin sa double D-ring strap niya, ano. Okay ako sa double D-ring strap kumpara dun sa mabilisang lock lamang na plastic, ano. Ang problema lang dito sa double D-ring lock na to, kasi kapag nilalock natin na ganyan, hindi natin nakikita, diba? Ang problema, umiikot yung bakal niya. Yan, makikita nyo sa video, umiikot siya. So syempre, hindi natin halos makapa yung ating D-rings dahil di natin nakikita. So ayaw natin na umiikot ng ganyan, minsan hindi na shoot yung strap, diba? So sana gawin nilang mas malapit yung tahi. At I wish na hindi lang sa Recon 2 sila maglabas ng full carbon fiber na helmet. At marami pa akong nakitang shell ng Spider na magaganda ang shape. For example, yung Phoenix Plus. Maganda naman itong Recon 2, at ito yung inuna nilang shell na gawing carbon fiber. So sana matupad yung wish ko na yung mga ibang shell magkaroon din ng ganun na carbon fiber din, ano. Sigurado, nang una kong pipilin is Phoenix Plus dahil napakaangas ng helmet na yun, ano. For me, sa price niya, well, sinabi na rin ng Spider Philippines na ito yung pinaka murang carbon fiber helmet sa Pilipinas as of 2021. Eh okay na ako doon, di ba? Sa weight, napakagaan niya. Sa foam sa loob, still the same pa rin ng dating Recon 2. Smooth ang kanyang foam, ang sarap niyang isuot. At press ko naman kahit paano, lalo na pag binuksan mo yung vents niya sa harap at sa likod. Although ako hindi ko binubuksan dahil magkikreate po siya ng wind noise pagdating sa ating mic. Tapos, sa safety, pasok na pasok, double D-ring, strap, yun lang yung lens niya, ay walang lock. May spoiler, may libreng dark smoke, at may kasamang flare lens. So ito po ay dual visor. Pagdating naman sa wind noise, guys, kung makikita nyo sa video na yan, meron silang dinagdag na parang palikpik sa ating leeg para ma-enclose yung helmet sa pagitan ng leeg at ng foam. So ako naman, hina-speed ko siya kanina ng konti at wala namang wind noise na malala, ano, although may naririnig kang hangin pero hindi maingay. Look kung gaano kaganda ang all-in suspension, ano, sobrang lambot, hindi ko naramdaman yung lubak dito. At yun nga lang, delegado itong kalsada na to. Uy, may nagmo-model. May nagmo-model. Ay, may subscriber tayo. Sadali, dito tayo. May subscriber tayo, guys. Musta? Saan pupunta, sir? Sir, saan pupunta? Wala, nakita lang kita bigla eh. Ah, ganun ba? Ha? Nakilala ko si Ian. Ah, talaga? Ako yung bumili ng siwa niya. Ah, magkano niya binenta? 600. Ah, 600? Ilan yung order nun? Ano, pinakasabi niya sa iba, pero yun lang, ako yung bumili ng siwa. Salamat ha. Matakbo! Bakit? Di, nasan yung siwan? Lalo sa bahay. Ah, dalawa yung big bike mo niyan? Dalawa yung big bike. Ah, ang galing ha. Eh, order ako yung Chris nung ano eh, wala kasi yung brake pad nung C1, ano na, wala na. Nagpa-dyno ka na ba sa niya? Hindi pa eh, pasyalan ko nga. Pasyalan ko nga ngayon. Oo, pasyalan ko ngayon, may dyno siya ngayon para mga ano ngayon. Paganyan ko nga din sa akin, kaso ba magpaglaman lang ako. Sige, tuloy na ako. Nakasalubong din kita. Salamat ha. Oo. Tuloy na ako. Sige ba. Sige, bye-bye. Cute naman yan. Galing nung pang trail na bike nyo. Nakasabit pa. Ano kayang motor to? Ano?
Sara, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ah, shout out kay Rob, anak niya. Doon tayo. Mahirap pamigay ng sticker sa stoplight. Uy, bagong NMAX oh. Nakakatawa yung NMAX eh. Kabibili lang natin ng NMAX. May bago na namang NMAX. Hindi man umabot ng isang taon. May version 2 na nga. Dito tayo para sobrang safe. Kung safe ang pinag-uusapan, dito tayo sa loob. Sir, thank you ha. Sir, salamat po. Oh, sir, thank you ha. Thank you po. Magkasama ba kayo, sir? Yes, sir. Ah, talaga? Halimba kami daw, ginawa ko daw na aksidente kasi. Ah, ganun ba? Kailan? Hindi, yung nasa hospital lang yung kasama ko, sir. Bali yung ano. Kailan nangyari? Kahapon. Kahapon? Nang 4 a.m. Ah, na-impound siya, kaya ngayon yung kinawa? Ba? Na-impound? Hindi naman, sir. Sinipte lang ng pulis, tapos sabi naman sa ano. Ah, dahil self-accident lang, no? Salamat, sir, ha? Thank you, sir. Ingat kayo. Thank you, thank you. Punta tayo dito sa bandang LTO Angeles. May tatanong lang ako. Importanteng tanong. Teka, may tatanong lang ako dito. Sino bang pwede mapagtanungan dito? Dito na lang. Sir, pwede magtanong, sir? Ha? Sir, paano malalaman kapag nakarehistro pa yung war share ng motor? Anong itetext sa... May alam ko may itetext yun, di ba, sir? Meron. Sa 200. LTO. Anong number? Space, tapos vehicle. Malalaman doon kapag ka-registered o unregistered? Oo, nakalaman talaga doon. Anong cellphone number noon, sir? 2699 ba yun? Ano ba yun? 2600. Ah, okay, LTO space vehicle plate number. Plate number ticket. Paano, sir, kung walang plate number, yung MB file lang? Yung ano, engine number siguro. Engine number siguro, no? Sige, sir, salamat. Motor. Okay, salamat po. Diba? 2600 nga pala yun. Ito kasing motor natin, pag binili mo ng brand new, 3 years siyang nakarehistro. So wala namang naka-indicate kung kailan siya ma-expire. So bibilangin mo kung ilang years na. So just to make sure lang. So yun guys, marami salamat. At pinakita ko lang sa inyo yung mga lugar at itong helmet natin. Yun, minsan napasyalan nyo yung lugar na pinuntahan ko kanina. Doon lang tayo tumambay at kasama ng pamilya, di ba? Hindi naman kasi pwedeng manood ng sini ngayon. So yun, bago natin tapusin ang ating vlog guys, pakicheck nyo po muna ang ating next episode. Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa Clark International Speedway. At sakto, si Sir Captain Paul Motovlog, meron siyang MT10, sir, di ba? At bukod doon, meron pa siyang ibang bike. So pinapractice natin dito is yung salitang kung gusto mong kumarera, doon tayo sa racetrack. Okay, so nandito na kami sa starting point kung saan nag-i-start ang mga nagda-drag race. So stock yung kanyang MT10. Sir, anong model nito? 2019. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ganun magbatian yung mga naka big bike. Right guys, see you next vlog. Read. Bye bye.